dapat po binubuksan po natin yan. Yan. Nakikita nyo po yan. Ayan. Yan yung mga libag-libag ng faucet. Hello, good morning. Papakita ko ngayon sa inyo kung paano ang paghuhugas ng galon ng Benela Water Station. And, ayan. Anong oras na? Time check. Ito po, 8:40 a.m. Ayan. Ito yung mga galon ng hugasan. Bali kasi yung nangyayari, ito yung first batch. Nakuha siya ng 7 a.m. Ngayon, i-deliver na siya ng 8. First batch. And then, ito yung second batch. Ibang street naman to. And then, third batch, yung mga nasa loob. And, bali hindi namin pinaghahalo-halo. Pinagsasama-sama para hindi magkahalo-halo. Ito naman yung third batch sa magsaysay. Nasa, meron pa doon sa tricycle? Wala na. 8 o'clock, ayan. Ito yung dalawang masipag. Oh, hi! Hi muna! Ito si Pat! Hi Pat! Si Ronel! Hello! Ang dilim dyan! Ayan. Bali, dalawa lang sila ngayon. Si Ronel. Bago po mag-start ng operate, bago po kayo mag-operate, so ano, i-check po muna natin kung ano yung, TDS ng ating tubig. Tapos natin yung hardness ng ating tubig. So, check po muna ito. Ito yung raw water. Ang source ng tubig namin is Maynilad. And then, ayan. Zero. Ayan siya, naka-zero. Dip natin. Ayan. So, ang TDS is 67 ppm. 67 yung sa raw. Ngayon, test naman natin ngayon yung sa mineral. So, clear muna natin. Clear. Ayan, clear. Zero. So, check natin ngayon ang mineral. 67 din po siya. Pareho lang po yung TDS ng mineral at saka yung raw. Kasi yung mineral filter lang naman po yun. So, same lang po ang source ng same lang po yung TDS ng mineral at saka yung sa raw water. Maganda pa rin po yung ganung 67. Check naman natin ngayon yung sa purifier. Siya. Clear muna natin. Ayan. So, 0-0 na po siya. Dip natin ngayon sa purified water. Ayan po. Oh. 0. Yan. Yung purified namin, lagi po siya 0. Bihira mag-2. Madalas 0 to 1. Napakaganda. Ibig sabihin nun. 0 to 10 is good para sa purified na TDS. So, clear ulit natin. Ayan, 0-0. Then, dip ulit natin sa purified. Ayan. 0. 0 TDS. Good. Ayan, pwede na tayo every day, check po natin yung TDS natin. Pwede every 3 hours, check natin yung TDS natin kasi nag-iba-iba po yung TDS ng yung hardness ng water. Nag-iba-iba po siya. Yun po. Thank you! Pili kayo ng ganito, yung nakahang siya. So, i-ano niya lang, didikit niya lang doon. Sakin ka din in-screw ko, hindi ko siya dinikit lang. Dikit lang kasi ito pag binili niyo sa ano. Pero, in-screw niyo po para mas matibay. Para lahat ng ginagamit niyo sa pag-uugas, nakahang, hindi siya yung nakahalas dito. Kung malilistig lang dito, hindi makalas. Pag kailangan nun, ito yung gagamitin mo, ayan lang. Ganun ka lang. Balik agad. Tapos ito,
Mabilis siya, hindi siya yung sabog-sabog. Maganda yung nakahang. Maganda yung mga nakahang lahat ng ginagamit natin para malinis yung area. Hindi nakahang. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano namin inuugasan yung mga galon ng Danela Water Station customer. Mga galon nila. Pari ito yung mga ginagamit namin. Ito, ginagamit namin sa pang-open ng sarang. Para hindi siya direct na nakalapat sa sahig. Gamit namin. And then, gumagamit ako ng brush. Ito, nabibili siya sa Japan-Japan. At maganda siyang panglinis. Medyo gusto-san na nga kasi madiin kami maglinis ng ano eh. Sa mouth to, sa faucet niya. So, maganda siyang panglinis. Agad ka natatanggap. Sa mga sulok-sulok. Ito rin. Ito, napakaganda rin panlinis. Steel brush. Tapos ito dyan. Steel brush. Pang sulok-sulok. Ayan. Ito. Sa mga sulok-sulok. Sa mouth niya. Ayan. Ito. Ito po. Dapat po binubuksan po natin. Yan. Yan. Nakikita niyo po yan. Ayan. Yan yung mga libag-libag ng faucet. So, kailangan. Di ba nakasara yan? Huwag natin kakalimutan na buksan yan kasi may mga dumi dyan. Tignan niyo po, napakaganda nito gamit ng steel brush. Sandali lang siya. Tawagin natin sa mga. Oh, tanggal siya agad. Diba? Kasi dito, yung mga yan, minsan may mga libag-libag dyan. So, tatanggalin natin yan. Ayan. Kasi po yung mga ganyan-ganyan niya, sulok-sulok. Ayan, minsan may mga libag-libag dyan. Eh. So, napakagandang pagtanggal nito. Steel brush, o kaya ito. Ito, mas maganda sa steel brush. Ayan. Nasulok-sulok. Tapos, ginagamitan din namin siya ng ganito. Ano mo ito kung tawag dito eh? Ano bang brush to? Steel brush. Pili ko lang, hindi. So, yan. Di ba bubuksan niyo po siya? Dapat todo bukas, para ito, pumasok siya sa loob. Doon, hanggang dun sa sulok. Yan. Yan na natin. Yan. Para yung libag niya sa ano, hindi ako sabon. Ayun. O, di ba natanggal na yung libag dun sa loob? Yan, wag natin kakalimutan na lilinisin na ilit. Ito kasi pinaka-importante. Kasi dito lumalabas yung tubig. Tapos ito, meron din ako naka-ready na ganito. Ano ba tabi ito? Screwdriver. Pang-tanggal ng seal. Yan. Saglit lang siya matatanggal. Mabilisan. Kasi pag kumagang daming gano'n, kailangan mo mag-iisip ko sa akin. And then, ito po pala, isa din, dito sa amin, bukod po yung brush namin sa labas, at saka yung foam sa loob, hindi pwede magkahalo kasi, siyempre, dumi nito, tapos sasagsang ulit. Bawa, ito, kung ito lang gamit mo, binrush mo na dito, tapos ditigulit, dun ba brush mo naman sa loob. So, yung dumi na napupunta din doon sa ano, sa dito. Naglalagay na ako dito sa container ng siswati na itubig para deep na lang ng deep. Yun nga, kasi dito sa water station kailangan mabilis sa kumilis pag nagugas. Lalo na pag umaga kasi ang daming galon. So, pag nagugas, ganyan. Mabilisan po yan. Mabilisan. Kailangan mabilis pero pulido. Titignan nyo rin. Mabilis napakaganda nito pag sulok-sulok. Ayan. Nilinisin niyo po yung mga ganito kasi minsan may mga ipis-ipis po na napakaliit. Mga itlog ng ipis. Pinamamahayan siya ng ipis. Meron kasi bahay na may ipis yung maliliit. So, pati ito, nalalagyan. Marami po akong nungutasan na ganito. Kaya kailangan nilinis yan. Pati ito. Ayan. Napakagandang panlinis niya sa loob. Ayan, yung mga ganyan, yung mga sulok-sulok dyan. Kailangan nililinis po yan. And then, hindi ko ito, ito yung galing sa Maynila na tubig. So, hindi ito yung ginagamit ko pang gas kasi unang-una agad siyang sa
Okay? So, nag-i-stack po ako dito. Nag-i-stack ako dyan. So, pag magpapalaw ako, kuha lang ako dyan. So, pag-i-stack. Para nabubugahan siya, yan. Tsaka isa pa, pag ito lang yung gamit natin, open-close, agad siya nasisira. Lagi siya mauga. So, yun, pag nabanlawan ko na siya, ito na, nabasa ko na rin. So, pag nabanlawan na siya, yung loob naman. Ito po, hindi kailangan na sobrang dami ng sabon. Kailangan yung medyo matabang yung tingkla. Kasi, hindi naman ganun padumi yung loob eh. So, tatanggalin lang natin yung madulas na, kasi, tubig to, so dumudulas ng balon. Minsan may mga lalo na pag mineral, may minsan nilatak ng gano'n. So, ayun. Huwag masyadong masabon para hindi rin maglasang sabon. Ayan. Ang gano'n natin. Ayan, parang wala pa yatang 1 week to. Sira-sira na agad yung 2 weeks. Sira-sira na agad yung gloves. Kasi nga madiin kami maghugas ng balon. So ayun, kailangan bilinan po yung paghugas sa loob. Yung pagpante rin po yung sabon. Ayan. And then, ito naman yung, ano ba tawag dito? So ayan yung ginagamit. Ito yung ginagamit namin pambanlaw. Kung ano yung nakaset sa'yo, kung ano kung purified yung nire-refill mo, nilalagay mo, purified din yung lumalabas yan. Kung mineral, mineral din po yung lumalabas dito na tubig. Ito yung pang last na bag. And, yan. Pagkabanlaw. Pagkabanlawan ulit. Saka natin nalagay dito. Sa refilling. Ayan, hindi ko siya talaga sinara agad. Yan, pinahayaan ko muna bukas na ako sasara para sure na walang natirang sabon dun sa loob. So, kailangan yan, magpo-flow ka muna ng konti. Para nang bawa ko nakasara siya, magtatapin ko muna ng konti. Ganun lang siya, para lang sure na walang napasok na sabon sa loob. Ayan, tatakpan ako. Ayun, ngayon, mamaya papakita ko sa inyo kung paano mo. Ganito naman yung paghuhugas ng round galon. Ito yung high speed. So, tanggal muna natin yung sealed. Pagkatanggal, so, babanlaw po natin. Babanlaw. Then, ito yung sabon. Ito lang natin. Yan. So, para yung mga lumay. Online. Open ito para hindi, noong una ang gamit ko kamay, masakit. So, ito, na-search ko may pang bukas. So, easy lang siya. And then, steel brush. Ayan, sa mga sulok-sulok. Steel brush. And then, ito po yung brush na gamit namin para sa round. Nabibili din po siya online. So, ibibili lang sa sabon. Bukod po yung sabon sa panloob ha, at saka yung sa panglabas po, bukod po yun. Ito yung panloob. So, ayan. Naka-steady to kasi ito na lang nag-iikot sa akin. Iniikot ko. Ito yung bumubulak. Tingnan natin siya.
nakulo siya, so isi-seal na siya. Papakita ko sa inyo kung paano po yung pag-seal. So yung pag-seal ko, hindi po siya, wag mo po siyang tatakpan ng todo. Huwag niyo siyang tatakpan ng ganyan. Magtira po kayo ng konti. Ganun din dito. Para pag sinil, papasok po dun yung sealed sa loob. Sealed na sealed po siya. Ayan po. Ayan, nakaganyan siya. So, pakita ko po sa inyo. Pakawakan natin para sigurado na hindi siya. Magalaw. So, ganun din po dito. Ayan, may natin ng konti. Sa faucet, ganun din po. And then, pagkatapos po namin siya i-seal, pinupunasan. Mahalaga po na pinupunasan po natin yung ating asan yung basahan. Mahalaga din po na pinupunasan natin yung balon bago i-deliver. Kasi minsan natumay yung kamay ni Boy. So magpuputik siya, tsaka mas malinis yan, mas neat. Pagka-tuyo-tuyo. Ayan. Diba? Para pag binigay natin kay customer, hindi siya yung tumutulot. Thank you! Training. Ayan. Then.